pag pumibisita kasi sa amin, we make it a point na tinuturuan namin yung mga visitors namin about natural farming. Ang survival rate namin doon nasa 85 to 90% po. Wow! So, nakakatuwa naman yan. Good news nga. So, dalawang maipapayo natin sa ating mga taga-subaybay. Tubig na mainit, lagyan ko noong ng produkto mo, wala yung kalamansi, walang lemon. Anong lasa? Kasi nagko-conduct pala sila ng seminar sa mga gustong magpasok dun sa mga hatchery ng hito. Ano ba itong biochar na to? Pwede ba natin pag-usapan? Ano po ang biochar? Magandang araw, ako po si Amy Buiko at ito ang Agree Ako Dyan. Ngayong araw, gigisingin namin kayo kasi ang pag-uusapan natin, Kaping Barako. Hindi po galing Batangas, galing Cavite ito. Magandang negosyo ba ang kape? Alamin natin yan sa aming pagbabalik. Ito ang Agree Ako Dyan. Nagbabalik po ang Agree Ako Dyan. Ngayong araw, ang makakasama po natin ay galing pa po ng Alfonso Cavite. Siya po ang president and owner ng Nayong Kalikasan Organic Farm. Kasama po natin si Sir George Salinas. Hello po! Hello! Agree ako dyan. Yes, sir! Hi po! Kumusta po kayo? Sir, napakaganda na inyong background. yes, yan yung aming coffee trees na ano. At ngayon kasi is simula ng coffee harvest. Yes. So, unti na kami nag-harvest ng kape. Nangangamoy kape sa inyong lugar. Ay, ang sarap ng ano. Lalo na pag yung nagbubulaklak ang kape, kulay puti. Ay, nako pa. Mas mabango pa sa Sampaguita. Pero, after mamulaklak ito, magbubunga na siya parang green. Then later on, turn into red coffee cherries. Now, ngayon, pwede na siyang i-harvest. So, isang ano, unti-unti kami nag-harvest ng mga coffee cherries. Tapos sinasundry na. Ayun. Sir, bago natin puntahan yung pagtatanim ng kape, pagpaprocess, bigyan mo naman kami ng background. Ano po ang kasaysayan itong Nayong Kalikasan? Background, paano at kailan kayo nagsimula? Ayan, okay. Kasi ako, Meralco retiree ako. Sabi nga nila, every retiree dreams of owning a farm. So, yung dream ko yun kasi mahilig akong magtanim. So, nung active pa ako sa corporate world from Meralco, nag-work din ako purchasing manager sa Royal Caribbean Cruises, cruise ship, then work in manpower services. Later on, 2017, I realized gusto ko nang i-pursue yung passion ko na farming. So, nagsimula kami nakabili ng isang maliit na farm sa Alfonso, Cavite. 3,700 square meter lang siya kasi leisure farm lang. Later on, parang sabi ko, parang kulang na yata ang tinataniman namin. So, kasi that. Pero nagkataon kasi, nakabili kami ng isang katabing farm. Yun naman ay puro pamintahan at kapihan. So, doon nagsimula yung ano. Kasi ang Alfonso ay known for coffee and black pepper o paminta. Yes. So, over the years, ang dami na namin na... Kumbaga, na-acquire na namin yung apat na lote, tabi-tabi, hanggang sa awa ng Diyos, almost 3 hectares ngayon. So yun, tapos may mga tilapia, so meron din kami aquaponics. So doon nagsimula, actually, leisure lang, hobby. Tapos sabi ko nga, mas maganda kasi after 27 years of corporate world, medyo stress ka. So gusto mo naman ng medyo relax ka, at the same time, bata pa naman, pwedeng pagkakitaan. So yun, doon nagsimula kami hanggang... nagbebenta na kami ng kape. So mamaya siguro ikwento ko sa inyo yung proseso, di ba? Yung paano kami nagbebenta, anong ginawa namin sa farm. Kasi introduction pala naman. Mahabang kwento. Opo. So, sir, ang nabili mo ay kapihan sa kapaminta. Yes. Tapos may tilapia rin. Meron din siyang para fish pan. Parang integrated farm na agad. Yun nakuha yes, natin oo, farm. Yes, mm-hmm. Oo. Correct, oo. At sa bayan ng Alfonso, alam naman natin maganda ang klima dyan. Talagang swak na swak para sa kape, saka sa paminta.
isa ba to sa mga factors na talagang kinonsider nyo nung po kayo tumitingin ng lupa? Ah, yes. Oo. Sabi ko, pag magre-retire ako, gusto ko sa malamig. Di ba? Kasi actually, ang galing kaming Pangasinan, yung Pangasinan, ang init ko. Kaya maganda, magandang mangga. Sabi ko, teka muna, tatanda ka. So, ang requirement ko is, unang-una, meron ako requirement, FAST. Una, F, dapat fertile lang soil. Kaya kahit, sa Alfonso, kahit anong itanim mo, nabubuhay. Yes. So, meron kaming strawberry, nagtanim kami, nabuhay, may pomelo kami dyan. Halos lahat ng prutas may pomelon, daba, avocado, so maraming fruit bearing trees, dragon fruit. Tapos ang isa pang criteria is accessible. So gusto ko naman kasi Quezon City yung residence ko eh. Pag pumunta ako ng farm, accessible. So ngayon maganda kasi skyway na, tapos may kalas. Mabilis before na. Kasi before kasi 3.5, ngayon 2 hours na lang, di ba? So ang bilis siya, nandoon ka na agad. So S, safe and secure. Kasi napaka-safe nung sa Alfonso, walang masyadong gulo. And T, dapat tourism destination. Kasi pwede mo siyang gawing agritourism. So yun, FAST, fertile soil, accessible, tapos S, safe and secure, and T, tourist destination. So yun ang criteria ko na nakuha ko sa Alfonso. Agree din ako sa iyo na sinabi mo yung weather. Kasi mm-hmm. Diba 20 minutes away from Tagaytay lang kami. Diba? So kung 21 degrees sa Tagaytay kami, 22. Ganun. Pero ang lamig pa rin. Tapos tinatanong nga ng iba, malamig ba sa Alfonso? Lagi ng sagot, ewan ko kasi pag natutulog ako, nakamedyas ako eh. Di ba? Ganun kalamig. At saka, ang maganda kahit summer, mahangin. Yun yun ang isang maganda sa Alfonso. Yan. Tapos, ayun nga, nabubuhay lahat. Fertile. Kaya may kapihan, may pamintahan. Tapos ngayon, gumagawa kami ng pocket garden. Nagkikreate kami ng Jungle Team Cafe na pagpasok mo sa aming kapihan, kala mo na sa loob ka ng gubat. Kasi ang lalaking dahon. Yun yung aming ginagawa na garden niya. Naku, parang masarap nang bisitahin yung lugar mo, sir. Ah, yes, oo. Sigurado, pag nagpunta ka doon, pag inopen na namin yung aming coffee shop, mga ang halaga ng kape, 150 to 200 pesos per cup. Sasabihin, mahal naman, parang Starbucks. Sasabihin namin sa iyo, hindi naman kape binibenta namin. Binibenta namin yung ambience. Diba? Drinking coffee in the middle of the coffee farm. Kitang-kita mo yung kape, pwede ka experience yun. Naalala ko nga yung kaibigan ko eh. Bumili lang kami ng kape, tapos pumunta kami ng Camp John Hay kasi gusto niya lang uminom ng kape kasama yung pine tree. Yun naman yung sa kanya. Yes, so ini-encourage nga namin, ito sana ng coffee harvest eh. Kasi hindi pa kami open ngayon, ang balak namin, pa-experience namin sa mga tao na pumunta kayo dito sa farm, tapos mag-harvest kayo ng kape. Di ba experience? Ikaw mismo na po. Experience, opo. Nag-harvest ng mga coffee cherries. Naku, tuwan-tuwa ka. Maraming in the past before the pandemic, may mga families, bibisita sila. Tapos nag-harvest sila. Tuwan-tuwa yung mga bata, family, sila. So magandang family bonding experience. Opo. At lalo na ngayon, ang mga bata, more into virtual na lang eh. More on digital. Pero kung yan, na-engage natin sila into farming, makikita nila, ay, ito pala yung kape na iniinom ko. Dito pala ito galing. Mas maganda. Yes, ayan nga, ang isa pa naming advocacy sa farm kasi, ngayon kasi nauubos unti-unti ang coffee farm. 70% kasi ng kape natin imported na. So, ang ginagawa namin, ini-encourage namin yung mga farms, lalo na yung suitable for coffee farming, na magtanim ng kape. Kasi sabi nga namin, we don't just sell coffee, we plant them for future generations to enjoy. Para yung mga bata, alam pa nila, ano yung kape? Ah, ito pala yung kape, di ba? Kasi kung baka sa ibang lugar mo na siya makita, di ba? Yun ang advocacy namin. At natutuwa din kami kasi nakapag-partner kami sa Coffee Science Center. Yung Coffee Science Center, sila yung 4-time winner ng International Roasting Competition na ang ginagamit nila ay ang local coffee beans. So, napanalo nila every year, Sagada Coffee, Bukidnon Coffee,
So ngayon, they're also working with us doon sa kanilang CSR, yung Coffee Heritage Project. Mm-mm. So piniprepare yung farm namin para isali sa competition later on. Kasi yun ang masasarap na kape. Kasi dito sa Pilipinas, kakaunti lang ang coffee natin. Hindi tayo pwedeng mag-compete sa Vietnam na marami. Kaya tayo, doon tayo sa quality, pasarapan. Yes. Ngayon sasabihin mo, oh, masarap ba ang kape? Yes, masarap ang kape ng Nayong Kalikasan. Kasi kami lang yung isa sa local coffee beans na binibenta sa Kapitolyo, doon sa coffee shop ni Yorme sa Manila. So yun, yung maganda yun, Coffee Heritage Project nila, kasi napopromote yung local na kape natin. So ma-appreciate natin mga Pilipino, ang sarap pala ng kape ng Pilipinas. Yes. Sir George, ano ang variety ng inyong kape dyan? Dito kasi sa amin, natubo-tubo talaga is Robusta at saka yung kapeng Barako. Kapeng diba kasi yung kapeng Barako, pag sinabi mong kapeng Barako, naalala mo Batangas. When in fact, marami rin sa Alfonso kasi ang harap ng Alfonso ay Laurel, Batangas. Hmm. Nasa pagitan kami ng Cavite at Batangas kasi ang kanan namin is Tagaytay. Ang harap namin is Laurel, Batangas. Pababa is Nasugbo, Batangas. At ang lapit namin sa Mayung Volcano, ay sa ano ha, sa Taal Volcano. Mm-hmm. Kaya very fertile yung land namin, yung sinasabi. Kaya siguro doon masarap ang kape dahil volcanic soil kami. Yan. So ano nagagawa nung mga abo ng Taal sa inyong mga lupain diyan? Well, sa simula, oo yes, sa simula, di ba sasabihin mo na peste. Pero actually, maganda yan kasi yun yung nagpataba ng lupa ng Alfonso, na Tagaytay, kaya, at saka yung weather, di ba? Kaya doon, dito sa amin, kaya nga organic kami, hindi kami masyadong gumagamit ng mga commercial fertilizer. Mga vermi lang kami. So, although gumagamit din kami ng commercial, pero kakaunti lang talaga, karamihan talaga organic kasi mismo yung mga lupa mataba na eh. Mm-mm. Yun yung ano, hindi mo na kailangan patabain pa. So, siguro mga iba pang mga organic na pesticides, yun lang ang gamit namin. Opo. So, meron din kayong seedling nursery dyan sa inyong farm? Ah, yes, oo. Kasi part ng advocacy kasi namin, encourage namin yung mga farms na magtanim ng kape, lalo na kapeng Barako, kakaunti kasi yan eh. Tsaka yan ang gustong-gusto, di ba? Parang minsan mong natikman, hindi mo titigilan. Iba ang amoy ng kapeng Barako. Kaya kang ipaglaban, di ba? Yan yung lakas ng tama ng kapeng Barako. So, nagtitinda rin kami ng mga coffee seedling ng kape at marami sa amin bumibiling sa ibang farm, lalo na yung mga OFW na gustong mag-start ng farm o yung may mga naman ng farm. So magme-message sa amin sa Facebook, sa Messenger. So kinakausap namin sila tapos nagbibigay kami ng advice. Sa tatanong namin kung suitable bang itanim sa kanila yung kape. Kasi hindi naman kasi kung halimbawa gustong mo magtanim sa Pangasinan, eh alam naman namin mainit, di ba? At saka pwede siguro kung bundok, medyo kasi ang Alfonso pabundok siya. So ang gusto na makataas ang inyong lupain, sir. Mid-range siya, Tagaytay. Imagine mo 'yung Tagaytay, pero hindi naman masyadong mataas ng Baguio, pero doon nabubuhay nga. Tsaka combination ng weather, kaya 'yung 'di ba, katulad no, may paminta rin kami. Maganda rin nabubuhay siya. So pag kami nagbenta ng mga seedling, tinatanong muna namin sa kanila, unang-una, malapit ba kayo sa bundok? Kung sinabi, okay, malapit sa bundok, okay. Kasi alam mo na yung weather eh. Mm-hmm. Ang gusto niyan yung medyo pabundok na na weather. Yun, kaya marami rin kaming coffee seedling at marami kaming natutulungan na farm at nagbibigay kami ng advice sa kanila. So yung mga interesadong magtanim ng kape, pwede nyo kami i-message, then we'll give you free advice. Yes. Alam ko may training kayo, di ba? May mga training din. Nagkukonduct din kami ng mga training. Before, ang isa pa namin kinukonduct na training, yung aquaponics tilapia. Kasi before the pandemic, nagkukonduct na kami ng mga trainings niyan. So, pwede namin silang i-train. Ngayon kasi, inaayos pa namin yung lugar eh. Para talaga mag-accommodate yung mga gusto mag-train for us, so pwede rin kami magbigay ng consultancy sa kanila. Farm consultancy.
Nabanggit mo kanina sa akin, sir, na harvest season na. O, pasok na tong harvest season ng ating kape. Pero paano ba na, dahil may binhi kayo, paano ba yung tamang proseso from binhi to harvest? Ah, okay. Kasi ganito, ang masarap na kape, sabi namin, specialty coffee, dapat itatanim, usually kasi meron kaming binhi, di ba? So, itatanim namin yung mga buto, alagaan namin yan up to 9 months, tapos itatanim namin sa iba pang mga areas, o kaya ito na yung binibenta namin. Tapos, mga 3 years siya, magbubunga na yan. Hmm. Ang kagandahan sa kape, pag naitanim mo na yan, 3 years, and every year, mag-harvest ka na lang. So, dire-diretso na ang pera dyan. So, pag-abang ka lang ng 3 years, so doon na magsisimula. So, pag na-harvest mo na siya, ang nangyayari dito, dapat ang i-harvest mo lang yung red coffee cherries para masarap siya. So, matured. Kasi yung iba, pati yung green, hinihahalo na para mabilis. Oo, kasi para mas mabilis ang labor. Pero kasi kami, naniniwala kami at dahil nga sa partnership namin sa Coffee Science Center, at dahil sila marunong sa kape, sa sarap ng kape, yun ang tinuro sa amin with our partnership na puro red coffee cherries. Kaya ang mga kape namin, masasarap. At tapos, kami na rin nagpa-package ng kape namin, yung Nayong Kalikasan. So, mabibili niyo yan sa Lazada, sa Shopee, mm-hmm. sa mga Shell Select Stores. Ang gusto kong i-advise sa mga ano, sa farmer, dapat as a farm, huwag ka lang magbenta ng coffee beans mo. Dapat ikaw na rin mag-package. Ikaw na rin gumawa ng brand. Napakahalaga ng branding. Kaya kami, ang brand namin is Nayong Kalikasan. So, tapos, pag nagawa mo na yung brand, ipa-register mo siya sa IPO, Intellectual Property Office, di ba, sa may Taguig. So, pina-trademark namin siya na yung kalikasan para kung may gumaya sa'yo, kasi pag sumikat ka, di ba, gagayahin ka na, hindi mo kami pwedeng gayahin pag ginaya mo, madidemanda. Demanda ka, may laban kami dyan. Oo, agree ako dyan. Di ba, parang dapat eh, protektahan mo rin. Tapos, para malaman na talagang katulad kami, ang branding namin na yung Kalikasan Farm. Kasi nga, environment friendly kami. Yun yung ano yun ang aming advocacy rin to help the local coffee farmers. Opo. So gaano katagal from binhi tapos flowering hanggang sa green to red cherries? Ganito 'yan. From binhi kasi mga 9 months 'yan. Tapos pero pag bumili ka na naman ng seedling, transplant mo na 'yan. Oo, di na-skip mo na 'yan. So tapos pag naitanim mo na siya with proper fertilizer, proper watering, tapos yung weather, maghihintay ka ng mga 3 taon. Like yes, after 3 years, yung iba na 2.5 lang eh, depende sa pag-aalaga at saka sa lugar. So on the 3rd year niyan, magbubulaklak na yan. Mm-hmm. So pag nagbulaklak siya, mga 9 months yata, tapos pag nagbulaklak yan, mga 6 months, ito na, magiging green na siya, magbubunga na siya. Basta every year, pag ganitong panahon, mag-start ng harvest season ng from December to April, yan. Yun yung harvest time ng kape. So, hindi sabay-sabay din. Mm-mm. At saka ang kagandahan sa kape kasi, nai-stock mo siya. Kaya hindi bumabagsak ang presyo ng kape. Alam niyo, dati ang tawag talaga nila sa kape is black gold. Kasi yung mga nagtatanim daw po ng kape, 80s year pa, 80s, is tayo ang number one exporter ng kape sa buong mundo. So, kung meron kang kape at taniman ng kape, kailangan mo ng pera, maglabas ka na isang sako ng kape, mayaman ka na. Kaya ang tawag nila dyan is black gold. Dito sa ating bansa, ah. Agree ako dyan. Kasi isa pang kasi na-stack mo nga, isa pa talagang black gold is paminta. Ang paminta, kaya mo i-stack ng 10 years yan. Kasi kami, may pamintahan din kami. Yun, kaya kita mo, hindi bumabagsak din ang presyo ng paminta kasi na-stack mo siya. Na-stack. Okay. So, so maganda lang yung pagtuyo mo. Tapos, ma-brand mo rin siya katulad yung mga paminta namin na ibebenta din namin sa mga food processors, yung gagawa ng langgonisa, gumagawa ng mga garlic na products, basta nangangailangan ng mga chili garlic, ganyan. Mm-hmm.
So may mga food processor na kaming suki na ano, kung bumili sa amin talagang less ano, minimum of 10 kilos. So yun, i-brand mo. Ang ganda, sinasabi ko, i-brand mo yan. Kasi syempre, katulad namin, ang paminta namin 100% pure, native, and organically grown. So iba kasi ang native na paminta, talagang ang anghang niya. Okay. Di ba yung iba minsan nakakabili daw, parang hindi maanghang, kasi nga minsan nahaluan na yan. Kaya kami, guaranteed sa amin, talagang puro ka. Yes, oo. Okay. So isa lang yan sa mga produkto nyo, maliban sa kape, itong paminta. Oo, oh, kape, tatlo yung major products namin, KAP, kape, aquaponics, tilapia, kasi okay. Marami rin kaming tilapia, meron kami fish pond, at saka meron kami aquaponics. So dyan nagkukonduct din kami ng seminar. So tapos yung aming paminta. So pwede nyo kami i-stock sa aming FB page na yung Kalikasan Organic Farm. Sa YouTube na yung Kalikasan. O kaya sa ano namin, sa website namin na yung kalikasan.com. Kasi gusto namin ituro din yung advocacy din, yung pagmamahal sa farm, kasi unti-unti nawawala na ang farm sa Pilipinas eh, di ba? So dapat i-support din natin ang agriculture kasi katulad halimbawa magkaroon ng giyera, di ba, pandemic. Saka kukuha ng ano, ng pagkain. Pagkain, yes. Hindi ka na po pwedeng bigyan ng ibang bansa katulad ng pandemic, di ba? Nagkaroon ng problema sa bigas. Hindi na tayo po pwedeng bentahan ng Vietnam. Kaya dapat may sarili tayong may ano. Sarili, kaya, tama po. Agree ako dyan, di ba? Agree ako dyan. Kaya dapat ano eh, yung sinusuportahan din ang agriculture. At ako natutuwa naman, yung lahat naman tumatak kung presidential yes, ngayon, ngayon dahil ano election. Talagang agriculture ang gusto nilang tutukan, di ba? So kung sino man yung manalo, ako naman eh, kung ano mang kulay yung pink, pula, or puti, lahat naman sila, ano eh, puro agriculture yung kanilang tututukan. Yes. Sa ngayon po, nakita natin, siguro dahil na sa nakaraang pandemya, eh yung importansya nung pagkakaroon ng sarili nating pagkain, no? Kaya lahat ng ating mga presidential candidates ngayon, ang plataforma nila ay nakapokus po ngayon sa agriculture na dapat eh, dati pa sana, no? Yun yung nakalimutan natin. Pero ngayon, awa na Diyos, bumabalik po at sana nga, kung tama kayo Sir George, no? Kung sino po yung manalo sa kanila pala rin, eh huwag po maalis yung focus sa pagsuporta sa agri, lalo na ngayon eh. If all ages na eh, ang merong farm, hindi lang po retiree, pati yung mga bago na agriculturist natin, mga newly grad, eh, nag-i-invest po. May kasama na rin teknolohiya sa farming. Ngayon nga kasi, ano ang malaking bahagi talaga ginagampan ng mga farmers cooperative. So sabi ko nga, pag may farm ka o farmer ka, mag-member ka ng cooperative. Oo. Kasi dyan din na-download yung tulong ng gobyerno, like libreng pataba, mga seedling. Yung katulad niya, yung pagkwentuhan natin kanina, na may mga mechanized na binibigay. Yes. Like sa amin, sa kooperatiba, meron kaming tractor. Binigyan kami paggawa ng ano ng wood vinegar, yung mga machines. So nakikinabang yung kooperatiba namin. At kami bilang mga miyembro ng kooperatiba, nakikinabang din kasi kumikita yung aming kooperatiba. Pero at yes, the same time, kung tutulungan natin yung kooperatiba, saka we help the local coffee and mga farmers, hindi lang mga coffee farmers, tama doon, magkakaroon tayo ng food security. Alam mo ba nung last, ano, nung pandemic, kwento ko lang, no? Kasi yung lesson, di ba, nagkaroon, kala namin, di ba, ang daming nawalan ng trabaho. Pero alam mo, sa amin, sa farm namin, sa cooperative namin, mas lalong lumaki ang kita namin. Alam mo kung bakit, di ba, na yung mga tao nakulong, di ba, work from home. So hindi sila makalabas. Anong ginawa? Nag-order online. Kaya kami, nagkaroon kami ng ano, pagkakataon sa Lazada, yung farmpressvillage.com. So ang dami nag-order. So kasi yan ang ano, yung new normal ngayon. Yes, yun na ngayon. Up to now, marami ring nag-order ngayon kasi lalo na ngayon, mahalang gusaduina, di ba? Ba't ka pa mamamalay? Kaya mag-order ka na lang, shipping fee. At saka, lalo na kung nag-order ka direct from the farms, like sa amin, example, sa Farm Press Village, sa Lazada, pag nag-order ka, siguradong fresh kasi from the farm talaga. At saka, maganda yung quality. Yan. Saka tama ba kung naiwasan natin yung middleman? Kasi direct from the farm na ang order. Agree ako dyan. Pero sinasabi ko, hindi rin natin dapat ano, bigyan ng maling ano,
connotation yung mga middleman, di ba? Kasi kailangan din natin sila. Kasi sabi mo nga, pagkwentuhan natin, hindi naman lahat ng farmers marunong magbenta. Yes. Opo. Minsan may mga farmers na, hindi, gusto ko magtatanim lang ako, yung magbenta. Kasi nga hindi yun ang competency nila. So doon pumapasok yung mga middleman, mga trader, para kunin yung mga ano, yung mga produkto galing sa farm. Yun din, kaya dapat may, bigyan din natin ng importansya mga middleman kasi sila rin naghahakot ng trade ng mga ano, ng mga tanim from the farm. Pero kasi at the same time, pero kung halimbawa meron ka namang kakayahan bilang farmer sa kooperatiba, kasi yung kooperatiba ngayon ang nagbebenta in behalf of the farmers, through the kooperatiba yan, pwede ka ngayong mag-ano dyan, magbenta. Mm-hmm. So yun, kasi lumalabas din kasi ang kooperatiba, siya ang aming trader eh, ng mga farmers. Sila ang nagmamarket. So parang trader na rin sila. Pero at least, kami rin nakikinabang kasi kami rin kumikita. Yung membro yung, din po ang nakikinabang dun sa kooperatiba. Yes. At the same time kasi, sabi nga nita, malaking pagpapahalaga sa mga magsasaka. Kasi nga, pag dumating yung panahon na gipita, nagkaroon ng gera, ng gulo sa labas, pandemya, sino magbibigay ng pagkain, di ba? Tama. Hindi naman, eh, lahat na nasa nakulong na work from home kayo. Sa kakuha ng gulay, ng mga pruta sa mga farmers. Kaya nakakatuwa talaga na ang tutukan talaga natin agrikultura this time talaga. Yes. And sir, sa ating pagbabalik, kasi kanina nabanggit mo na no na ang kape pwede nating i-stack katulad ng paminta. Yes. So pag-usapan natin itong drying and meron kayo tinatawag na pulping para dito sa ating mga kape. Sa aming pagbabalik, ito po ang Agree Ako Dyan. Agree Ako Dyan. Nagbabalik po ang Agree Ako Dyan. Kasama pa rin po natin si Sir George. Sir George, kanina pa natin na pag-uusapan itong inyong mga kape, paminta at ang inyong mismong farm. Ngayon naman sir, nabanggit nyo na mas maganda kung na-dry na natin ang ating mga kape dahil tumatagal ang buhay nito. Meron ba kayong mga machines or equipments para sa drying? Or manual drying? Actually, meron din kaming machine yung ginagamit namin, the pulper, na wet process. Pero over the years, alam mo, napansin ko, mas maganda yung sun drying. Napansin ko nga talagang ang Lord talaga napakatalino, napakahusay. Kasi ang harvest kasi natataon ng summer time. So yun yung drying. So doon namin din na-dry to sun drying siya. Maganda kasi ang kape na na-sun dried siya. Pero dapat ang sinasun dry mo yung red coffee cherries. So pag na-sundry mo na siya, pwede mo na siyang itabi ng, depende sa iyo, mga 3 years, 2 years. Ayun nga, kaya nga sabi nga, di ba, agree ako kanina na black gold ang kape kasi pwede mo siyang i-store ng matagal. Yun, ang pagka na-dry mo na siya, pwede mo na siyang i-depulp. I-depulp mo siya, babalatan mo siya, may machine yan. So ang ginagawa namin, hindi na kami bumili ng machine, in-outsource na lang namin, pinapadipat na lang namin. Mas mura kasi, di ba? Mas mura siya. Pati yung roasting, pinaparoast naman namin sa iba, outsource siya. Kasi ang mahal ng roasting machine, mga 1.5 million yan eh. Sayang naman, di ba? Ibili ko na lang ng ibang products, ng ibang mga farm inputs. Yun. Tapos once na ma-roast na, ipinapackage na namin siya. Ewan ko, ito makita. Ayan. Ako, hindi na. Ayan. Nakaganyan na, oh. Kami na ang nagpapackage niya ng aming kaping barako, hazelnut robusta. Meron din kami mga drip coffee. Kami mismo ang nagpapackage kasi maganda yan na kung ikaw farmer, nagtanim yan, ikaw din na nag-harvest, i-ano mo siya, i-package mo on your own. Pero mahalaga kasi meron kang brand. Yun nga ang brand namin na yung Kalikasan brand na kape. Tapos, ganun din, may ibebenta mo siya ng mahal. Kasi kami, yung mga kape namin, AB market kasi kami. So, hindi kami basta, hindi mo makikita ang kape namin sa mga palengke, sa mga gilid-gilid ng kalsada. So, nasa Shell Select Convenience Store kami. So, tapos, kami rin, sa awa ng Diyos, nag-supply din kami ng coffee bean sa Kapitolyo. Kasi ito yung Kapitolyo, yung coffee shop ni Yorme sa Manila, yung
dinevelop din ng mga Ayala. Ang ganda doon kung napunta kayo doon. Tapos ngayon, sila nagbebe... Sa amin yan, sa Intramuros. Yes, yeah, sa Intramuros, di ba? Lapit lang eh. Opo. So, ang ginagawa nila, ang binibenta nila, mga local coffee beans lang. So, kami natutuwa kasi kami yung isa sa mga local coffee bean supplier nila. At ang Kapitolyo, sila yung Coffee Science Center na ang ginagawa nila, nakikipag-partner sa mga coffee farm like us, na yung kalikasan. Tapos, isinasali nila yung mga local coffee bean sa international competitions sa Paris. So, in the past kasi 4 years na silang nanalo, ang ginagamit nila mga local coffee beans natin like sa Sagada, sa Bukidnon. So ngayon, happy kami kasi they're working on our farm in our partnership with their Coffee Heritage Project, yung kanilang coffee advocacy. So dito, dinidevelop nila yung mga coffee farms para isala sa contest. Oh. Dito mo malalaman talaga na napakasarap ng kape ng Pilipino. We are at par with the world. Ah. Kasi nananalo tayo sa international competition. Eh. Ganun kasarap ang kape natin. Kaya dapat quality talaga, ano? Ah, yes, oo. Ang quality ng kape natin na nananalo tayo. Saka, pagdating din po sa aroma, iba talaga ang amoy ng kape ng galing sa Pilipinas. Yung mga local coffee, grabe. Nakita ko yung packaging nyo eh. Ang ganda. Ayoko, kasi ang packaging talaga namin ginastosan namin. Alam mo ba, nung minsan nag-deliver kami sa Shell Select convenience stores, yung kasi mga 13 Shell Select stores na yan eh. Pag yung mga bagong station, sasabihin ng staff, "Sir, kala ko imported yung kape nyo." Ano? Kasi naisip din namin, di ba, yung sa branding na yan, dapat ang kape mo, yung packaging pa lang, nakikipaglaban, parang Catriona Gray. Pag tinabi mo sa ibang mga packaging, mga imported na kape, hindi ka ano, iba yung dating. Yes, hindi ka itatabi. Di ba? Hindi ka itatabi. Kasi nga quality. Yun, pinag-aralan din namin siya. So we work with the designers. At saka nakakatuwa din, isa pang maganda dyan, if you join with the ano, Go Negosyo ng DTI. Kasi kami, ano kami, recipient kami ng DTI Cavite. So, kinaguide kami sa marketing, sa packaging, tamang proseso, tapos minamarket nila kami, exposure. Yun din ang sinasabi ko, ang pwede kong advice sa mga farmers din, na dapat ano rin eh, dumikit din sa mga government agencies like Department of Agriculture through the cooperatives, na binggit na natin kanina. Ang isa pa, pagdating sa marketing niyan at saka packaging niyan, makakatulong sa inyo ang DTI. So, shout out sa DTI Cavite kay Director Rev na tumutulong talaga sa MSMEs. Kasi kami, hindi lang kami farmer cooperative, pero kasi MSME rin kami. So, tinutulungan nila kami through the Go Negosyo. So, yun ang maganda na ituro din natin sa mga farmers natin na from the seedling, 'di ba? Sabi ko nga kanina, matagal ko nang kinukuwento. Kami nagtatanim kami ng mga coffee seedlings. Ngayon binebenta namin 'to, bumibili yung mga coffee farms, yung may mga farm na gustong magtanim ng kape, nagme-message sa amin. So yung advocacy namin, palaganapin yung ano, kapehan sa Pilipinas. Kasi nga tama 'yung sabi mo na masarap talaga ang kape ng Pilipinas, lalo na ang Cavite, Batangas, di ba, na coffee. Panalo eh, panalo po sa ano, lalo na ngayon ang mga Pilipino, no, napakahilig sa kape. Parang sa isang araw, kaya ng sa isang tao, ay lalo na yung mga nag-opisina, nakakaliman tasa yan eh. Yes, oo, kasi at saka ganun nga, dahil work from home, gumawa kami ng isang version, yung drip coffee na hindi mo na kinakailangan ng ano, ito. Pre-press. Yan. Hindi mo na kinakailangan press, parang tsaan na lang ilat. Ibuka mo siya, tapos lagyan mo hot water, yun. Yun ang sagot namin sa healthy coffee na ano, na sa 3-in-1 coffee, yun ang sagot. Na healthy talaga siya, kaping kape. Sabi nga nila, sanayan yung kalikasan coffee, gising ka sa kakaibang aroma at sarap. Iba ang lasa, di ba? Minsan muna tikman, hahanap-hanapin mo. Kaya maraming kaming mga customers sa Shopee namin, sa Lazada stores namin, yan. So yun, yung ang sinabi ko lang din, ngayon, lalo na ngayong pandemic, ang dami nag-o-order. Plug ko na rin, shopee.ph/ na yung kalikasan, yung aming ano.
Di ba? So yung mabibili mo siya, yun ang lagi kong sinasabi nga, ulit-ulit, pero talagang advice ko sa mga farmers, pumili ka ng isang produkto na nadudun talaga sa farm mo, tapos i-develop mo siya, i-branding mo siya. At saka ako naniniwala, pag masarap talaga yung produkto mo, like sa amin, sa kape namin, talagang tatangkilikin yan ng mga Pilipino. Especially, lalo na kung may advocacy ka, lalo na ang advocacy namin, sabi nga namin, we don't just sell our coffee, we plant them for future generations to enjoy. Oy, ang kasi ganda nun, planted for future generations. Oh, kasi di ba, imagine mo 70% ng kape natin imported. Yung mga anak at kapapu-apuhan, hindi na, baka hindi na nila malaman kung ano ang itsura ng kape at maamoy ang talagang bulaklak ng kape. Di ba? Yun yung talagang, lalo na ngayon kasi ang dami nagko-convert na into subdivision, nawawala ng mga kapehan. Kaya yun ang advocacy namin. At saka sabi ko nga, pag may farm ka, katulad kami dito, bakit kami masyadong energized dito? Hindi lang para sa sarili namin na i-preserve yung kalikasan na coffee farm, pero para i-preserve mo yung buong industriya ng kapehan sa Pilipinas. Malaking bagay yan, di ba? Yun yung dapat eh, parang sabihin tayo babangon muli, di ba? Angat lahat. para kinabahan ako doon sa isa sila. Hindi sila, di ba? Lahat naman talaga, di ba? Yes, kaya sir. Nga ang nais ko eh lahat ng mga farmers eh ano. Well, at least na-cover lahat. Yes, oo. Ano man ang iyong kulay, puti, pula, o pink ka man, laging suporta sa agrikultura. Basta sa agrikultura, diba? Ang nakafocus po eh. Oo, ang mahalaga yung ating gobyerno talaga. Nila, yung tulong po nila kasi hindi naman po tatayo ang agriculture ng ating bansa kung walang suporta ng ating gobyerno. Hindi po kaya ng normal na magsasaka sa taas po ng bilihin ng fertilizer, ng mga pesticide, kung gumagamit sila ng pesticide. Sa inyo kasi organic po eh, di ba? Pero kung gumagamit ka ng pesticide, napaka taas na po, pati gasolina eh. Hindi po kakayanin na ko, mga normal na nagsasakit kung wala po ang suporta ng gobyerno. Lalo na sa, ngayon sabi mo, di ba, DTI, sir, tinutulungan tayo. Yung iba-iba pa pong sangay ng gobyerno, Philpec isang bibigay din po sa atin ng mga machineries. So, sana mas malaki pa yung maitulong nila sa atin. No? Kasi alam naman natin, agriculture is the backbone of the government ng mga bawat bansa na meron tayo. Lalo na sa bansa nating Pilipinas. So yun, sir. Agree ako dyan sa mga sinabi mo. Agree ako dyan. Sir, sa inyo, kasi sabi ko sa inyo, di ba, 80s, alam ko talaga na ang na Pilipinas is number one exporter. Sa tingin nyo ba na pwede nating ibalik yun? Actually, pwede namang ibalik, pero kung tutulungan lang talaga, isa-subsidize ang mga farmers. Kasi katulad sa Vietnam, kaya sila nagiging competitive sa presyo nila. Subsidize yan eh. Kumbaga talagang libre talaga ang mga fertilizer nila, tapos yung mga kooperatiba. Lahat kumbaga may budget. Kung ganun din ang gagawin ng ating gobyerno na hopefully itong mga ating mga presidentiable, naniniwala naman ako kahit anong kulay nila, agrikultura din yung kanilang tututukan, i-subsidize nila mga farms. Kasi nga, food security isang issue. Pag nagkaroon ng gyera, di ba, nakakatakot, huwag sanang matuloy, tapos yung ating may bagong pandemya na naman, sino magbibigay sa atin ng pagkain? Tayo rin mismo, mga magsasaka rin, di ba? Kaya dapat tulungan nila, i-subsidize. Pero naniniwala naman ako, ang gobyerno din talaga tumutulak, like ang DA namin, nagbibigay sa kooperatiba. Tapos, pagdating sa mga pagninegosyo, pag-marketing, DTI naman yan. Kaya tuwa kami sa DTI Cavite na nagtatrabaho. Tama nga yung sinasabi mo, tinutulungan lang. Ngayon, ang advice ko sa mga farmers, mag-join kayo ng cooperative. Tapos lumapit kayo sa DTI, sa area nyo, sa probinsya nyo, para makatulong sila. Kasi hindi naman po pwede tayong naghihintay lang, di ba? Katulad namin, hindi naman kami naghihintay, di ba? Nagtanong-tanong din kami kay Mayor. Yes. O dito yung mga ano. So lahat talaga, kasi katulad niya, every January, nagbabayad tayo ng tax. Ang laki ng tax na binabayar, ang business permit, mga mayor's permit. Pero ako okay lang ako magbayad ng malaking tax eh. Alam mo kung bakit? Kasi nababawi ko naman yan sa tulong ng DTI,
ng ano ng ating agriculture office, 'di ba? Mm-hmm. So, basta nagagamit din naman at saka at the same time kasi okay lang magbayad ng malaking tax, ibig sabihin malaki kinita mo, 'di ba? Tapos at the same time nakakatulong ka sa bayan, 'di ba? Nakakatulong ka sa bayan na mapaunlad mo yung bayan. Kaya kami love na love kami ni Mayor eh. Kami ang sponsor ng mga kape pag may mga binibining Alfonso, may pestahan, pag may bisita sa ano. Kami official na kape kasi kami yung one town, one product na kape ng Alfonso Cavite. Ako, ang ganda! Ang ganda naman pala dyan sa Alfonso. Talaga ay, yung support naman ng mga farmers. Ano na po sa inyo? Bumili kayo ng farm sa Alfonso Cavite. At saka ang sarap dito. Parang sa sobrang ganda po ng lupa, saka ng location, parang mahal yung lupa dyan eh. Ngayon, tumataas na kasi maraming mga government officials nakabili ng farm dito. Sa kaliwa ko, si congressman, sa kanan ko, si secretary. Alam mo, yung mga hindi ko nababanggitin ko sino, basta yung mga kaya nga, safe and secure kami. Kasi syempre, di ba, maganda dito sa Alfonso at malamig ang klima. At napakalapit lang ha, dahil sa Skyway. Yun din, yes, ako napakalaking tulong ng Skyway, sir. Ay nako, sinabi mo ba, dati 3.5 hours ang biyahe namin, 2 hours na lang. So sabi ko, malaking tulong din ng gobyerno. Talagang dapat private at saka government, mag-partnership tayo sa mga ano. Katulad nyo, yung show na katulad nyo, nai-inform, di ba, na ipaparating natin sa iba. Huwag nating awahin yung gobyerno, kakampi natin ang gobyerno. Tama po. Diba? Kakampi natin yan eh. Wala pong mangyayari kung magkakawatak-watak tayo, kailangan natin po ngayon ipagkakaisa. Nako, yan na naman, may unity na naman, diba? Pero ang nais ko talaga mangyari, ang pangarap ko, angat ang lahat sa buhay. Opo. Yan. Sir George, thank you naku, napakasaya ng ating usapan ngayon at ang dami ko po natutunan sa inyo. Ay, maraming salamat din sa inyo sa opportunity na ibinibigay nyo sa amin na ibahagi sa inyo ang Nayong Kalikasan Farm. Ngayon, kung meron pa kayong gusto matutunan, ang FB page namin, Nayong Kalikasan Organic Farm, pwede rin sa website namin, nayongkalikasan.com, at ang aming FB page. Basta Nayong Kalikasan, pati Instagram. Yan na yung kalikasan lang. Para dun sa iba pang mga tips, nagbibigay kami ng tips sa farming. Maraming salamat! Yes, thank you sir. At ang sarap nga sa pang-amoy ng ating episode ngayon. Ito ay ang coffee ng Nayong Kalikasan Farm na isang specialty coffee na galing sa varieties ng Robusta at Barako. Hindi lang yan, ang kanilang farm din ay may layuning makatulong sa mga local coffee farmers. Kaya ako, agree ako po kami sa inyong farm, sir. At sa ating mga kababayan, maraming salamat po sa pagtutok. Ito po ang Agree Ako Dyan.